complete, as we all know, has been our flagship product for the past 3.5 years. Yung composition niya is basically a part of C24/7. So, ito yung pinanggalingan ng C24/7. It's the C24/7 product is actually the upgraded product of Complete Python Energizer. So, just to review, Complete, ang laman niya, basically 16,000. 16,000 antioxidant and phytonutrients as compared with C24/7 na meron 22,000 antioxidant and phytonutrients. Am I clear? Yes! So, let's bring it down. 29 vitamins, minerals, and trace minerals which are very, very important for our body. This is just a review, by the way. Sige, 12 fruits, 12 vegetables, 18 amino acids, 14 super green foods and spirulina blend, 12 mushrooms, 12 digestive enzymes, 12 specialty nutrients, 10 essential fatty acids. So, basically, these are all in C24/7 na dagdagan pa ng ilang ingredients. So, my focus for this day is basically the next product, which is Colliduce. But before I proceed, sa dinami-dami natin ngayon, roughly we are around, what, 200 or 300. May I just ask, sino rito yung merong kamag-anak, kakilala? Basta kakilala. When I say kakilala, kamag-anak, kaibigan, kasama sa church, kasama sa work, okay? Kakilala na na-stroke. Na-stroke, nagkaroon ng baray yung utak. Taas ang kamay. So yung mga nasa harapan, kindly turn your heads at the back. Para malamit. Sige, taas yung kamay. So in short, marami. Tama po ba? Marami. Babagay na yung kamay. Na-stroke. O, itaas naman yung kamay nung merong kakilala na na-atake naman sa puso. Na usually, na-atake sa puso, medyo critical, patay agad. O, because of the advent of drugs nowadays, medyo nabubuhay pa. Taas ang kamay sa puso naman. Sa puso. O, tingnan nyo rin yung mga nasa likod. Okay? So, in short, marami. This disease that I'm talking about is a common disease here in the Philippines. Pag naglalakad ka sa kanto-kanto, may nakikita ka mabagal maglakad, na-stroke sa utak, o kaya may napalitaan ka na ICU, di ba, ng 1 week kasi na-atake naman sa puso. So basically, these are the disease that can be preventable. By what? By a supplement, by lifestyle changes, by a diet. So let's discuss Colliduce Omega Supreme. Basically, just to let you know, Omega Supreme Colliduce, sinasabi nito nakalagay sa box natin, which I'm sure you're very much familiar with, PCB and mercury-free. Yung iba nagtatanong, Dok, ang ibig sabihin nun, may libreng mercury yung product? Hindi po. PCB, these are poisons. Toxins sa environment. Okay, mercury, these are also poison, heavy metals. Why? Kasi po ang source ng ating Colliduce Omega Supreme ay fish. Ang fish na matagal na sa dagat, na yung dagat na sad to say, napupollute ng tao with heavy metals. Napupollute ng tao sa mga factories. Yung mga toxins na dapat itinatapon properly, may ibang manufacturer tinatapon sa dagat. Sad to say, yung mga fish na matagal nang nandyan, pag tines mo, yung iba positive for mercury. May iba positive for PCB. Kaya pag yung mga taong nakakain, nagkakaroon ng poisoning, food poisoning. So the good thing with Colliduce, na ang source ng ingredient nakalagay dito, sardines or tuna, and tuna, PCB and mercury free, ibig sabihin walang lason. Na-testo ng Nature's Way that they give a certificate na walang PCB, walang heavy metals, negative for any mercury. Okay, so ang source ng ating Colliduce are fish, sardine, tuna. Basically, ang component niya are omega-3 fatty acids. Now, these are very, very important. Anong omega-3 fatty acids? Dalawa lang yan. We call it the DHA and EPA. Guys, I hope you would remember this. Ayan. Okay? DHA and EPA. So now, you will memorize kung ano yung DHA. Ano yung DHA? Docosahexaenoic acid. So sabihin mo sa katabi mo, docosa. Docosa. Hindi mo dudukutan yung katabi mo. Sasabihin mo, docosa. Docosa. Hexaenoic. Hexaenoic. Acid. Acid. So, naku, acid, baka matunaw. Hindi po. When you talk about fatty acids, okay, yung mga saturated chains, these are composed of miniature acids na important for our body. Mamaya malalaman niya kung gaano ka-importante. Guys, ang DHA, 15 to 30%
Listen, 15 to 30% ng tissues ng ating brain are composed of DHA. So ganyan ka-importante yan. And our body doesn't create or doesn't manufacture DHA. So kinakailangan manggaling talaga sa labas, ipapasok sa loob ng katawan through supplements or through food. Okay? Na ang number one source nito from external source galing sa food ay ang pinakamaganda yung animal base, which are the fish oil. Kaya kung mahilig ka magkakain ng isda, very good. Kung mahilig ka magkakain ng mga high-end na isda, mga tuna, mga salmon, yung mga nasa Jensen, General Santos City, mahilig magkakain ng ganito isda, maganda yon, mataas ang DHA nila sa katawan. Pero what about those people na ayaw ng isda? Yak, malansa. Di ba? May mga sinasabi yung iba na ang vegetable source okay din. Yung mga plant-based, okay din po yun. Kaya lang at times, pag kinain mo yung plant-based na omega-3 fatty acid, pag kinain mo yun, hindi nagko-convert sa loob ng katawan. Kaya minsan naalokan ka, may food supplement, mataas sa DHA. Anong source niyan? Plants. Parang bigas, parang grains. Usually, mataas ang omega-3 fatty acid, pero pag kinain mo yun sa loob ng katawan, kinakailangan mag-convert pa yun. So pag nag-convert, according to studies, sa tao, hindi siya nagko-convert most of the time. The maximum conversion is 7%. Unlike yung fish oil, DHA na siya mismo. Na iinumin mo, pagpasok sa katawan, DHA pa rin. So the best source for omega-3 fatty acid, yung animal source na nanggagaling sa isda. So pwedeng-pwede rin sa mga kapatid natin Muslim dahil hindi naman to beef or hindi naman to pork. Okay, galing to sa isda, fish oil. So tocosa hexanoic acid, yung EPA, this is also very important, eicosa pentanoic acid. Okay, so tandaan nyo lang yan, DHA, docosa hexanoic acid, EPA, eicosa pentanoic acid. DHA and EPA, 15 to 30% of our brain tissues are DHA. So, ganun ka-importante yan. So, ang naman natin, nung product natin, 1,000 milligrams, 700 milligrams of which are omega-3 fatty acids. So, nahahati yan 700 na yan. Yung 500 DHA, yung 200 EPA, tapos meron pang 10 units of vitamin E. So, are we clear? Yes! So, paano ba napapakinabangan ang DHA tsaka EPA sa ating katawan? I will discuss this in different stages. Pag baby ka kasi, iba yung pakinabang mo sa DHA, EPA. Pag medyo bata ka, iba yung pakinabang mo. Pag buntis ka, iba yung pakinabang mo. Pag may edad ka na, iba rin yung pakinabang mo. So, let's discuss it by stages. Number one, pregnancy. Sa mga babae, pag nabubuntis, sige, tuloy mo na iho. Para saan ang DHA, EPA, pagbuntis? So guys, imagine, we're talking of our product called Colidus. So pwede to sa mga buntis. Baka kalahin mo, naku, pang kolesterol lang yan. Hindi po, pwede po siya sa buntis. Kaya nga pinakita ko yung picture ng buntis. Bakit? It's good for the baby's eye and baby's brain health. So kahit nasa loob pa lang ng tiyan yung baby, nai-utilize na yung DHA tsaka EPA. Guys, this is the sad news. Okay, listen to this. Sa mga babae na mabubuntis at bubuntisin pa. Since as a human being, guys, girls, meron kang natural na DHA sa loob ng katawan. Pag nag-create ng baby sa loob, yung DHA ng nanay napupunta sa baby. So medyo sad to say, kawawa yung nanay. Paano yan kung yung nanay mababa na DHA sa katawan? Ano pa yung makukuhang DHA na pambata? That's why it's very wise na mag-supplement ng DHA. And our product, Colidus, is very rich in DHA. Again, for the baby's eye and brain. Okay? Learning ability, alam niyo ba kahit sa loob pa lang ng katawan, yung baby, natututo na yan. Nasasanay na, lalo na yung mga nanganak na. Di ba yung mga baby sa loob ng tiyan, at times may oras kung sumipa. May oras kung tumigas. May oras, alas 6 na, mamaya gagalaw na yan kung gumagalaw na.
meron na nagkakaroon ng rhythm sa loob ng katawan yan. May mga factors na ginagawa na sa loob ng katawan na natsitsyempohan niya tuwing gantong oras na nasasalim na siya sa loob pa lang ng katawan. Why? Kasi sa loob pa lang lang siya, natututo na yung baby. And that's because of DHA. So very, very important niya. Next. For the mother's brain and eye health as well. So hindi lang brain, pati sa mata, maganda ang DHA. So kung mababa ang DHA ng nanay, yan yung nakukuha ng bata. Okay? Next. Sige, pakita mo na lahat. Ayan. So, it decreases the risk for postpartum depression. Guys, ano yung postpartum depression? So, yung mga lalaki na may asawang babae. Oh, yung mga lalaki, taas na kamay. May asawa na nanganak na. Di ba minsan yung asawa? Pag nanganak yung asawa, at times yung asawa parang lulungkot-lungkot. Mga lalaki, na-experience yun ba yun? Yung tipong yung mga babae ganito, isang oras mo na hawak-hawak yung baby ah. Ako hindi mo pa hinahawakan. Diba? Parang, siyempre, anak ko to, hawakan ko. Sino maghawak dito? Dadalaw lang tayo dito. At times, medyo hindi logical mag-isip si babae pag nanganganak. Ang tawag nila doon, postpartum depression. Lulungkot-lungkot na parang hindi mo matansya. Parang, alas 8 na, ba't ngayong ka lang dumating? Eh, alas 8 ka naman talaga dumarating. May mga ganun, why? Kasi nga yung DHA ng bata na nanggaling sa nanay, nung ipinanganak, masyadong malaki yung nawala sa nanay. Gaano kalaki? Usually, a normal female, pag nanganak, it would take that female 1 year para ma-recover yung normal amount ng DHA sa utak. So mga tatay, in short, for pagganang anak si Mrs., may 1 year na pwede siyang mag-gain lulungkot-lungkot. But hindi mo na, porket nanganak at nabuntis mo na ako, hindi mo na ako dinidate. May mga ganun. O yung mga asawa, naririnig niyo ba yun? Yes. So maunawaan mo na na normal pala. I don't know if you've heard of the news before, si Brooke Shields, yung Hollywood celebrity. Nanganak siya. After 2 to 3 weeks, yung anak niya, bitinapo niya ganun. Dahil na-depress siya. Tapos sinabi niya yun sa Oprah, sinabi niya yun sa Ellen, na during that time na nanganak siya, na-depress siya. Why? Mababa yung DHA sa katawan niya. So habang nagbubuntis pa lang, hindi pa yung pinapanganak, dapat mag-iinom na nun. Para pag nanganak siya, makaiwas sa postpartum depression. Na iba tawag niya postpartum blues. Lulungkot-lungkot kasi. Okay? And then cognitive development ng bata. It really helps with the cognitive development ng bata. Infants will have improved sleep kapag nanganak na. Dahil sa mataas yung DHA nung nasa loob pa lang ng siyam. And it increases the infant's immunity pag nanganak na. Next. Okay. So ang recommendation para sa buntis, 2 Colidus every day. Okay? Guys, ako po, nung nilaunch natin yung Colidus, 2 na po yung anak ko. Nung nilaunch natin yung Colidus, nagkaroon pa uli ako ng 2 anak. So ang anak ko, 4 na. So nakakatawa, yung huli kong 2 anak, napakatatalino. Lalo na yung pinakabunso ko ngayon, 1-year-old pa lang lalaki. At 1-year-old, marami nang nagagawa na hindi nagagawa nung una tsaka pangalawa kong anak when they were 1-year-old. So ang laki ng improvement. So yung mga nanay dyan na mabubuntis pa, kung may kilala kayo, alukan nyo na, sabihin nyo, oh, buntis ka, pampatalino ng anak mo to. Eh, Colidus eh. Reduces bad cholesterol eh. Diba? Sabihin mo kasi may DHA yan. Alam mo ba yung DHA? Ducosa. Hexanoic acid. O, sipin nyo, alam nyo na. Para ka ng doktor ngayon. Okay, marami pa ako ituturo. So, 2 Colidus pag buntis, and I guarantee you, pag nanganak yun, maganda yung ma-achieve ng bata, madaling makaintindi, cognitive functioning, maganda. Next. So, pag nanganak na, during lactation, nanganak ka na, okay, during lactation, it still increases the DHA, EPA, from the mother's breast milk. So, pag nagpapadede yung nanay, mataas pa rin yung DHA doon sa breast milk na tinatransmit mo sa anak mo. So, continuous pa rin yung pag-nourish ng DHA tsaka EPA sa loob ng katawan. Why? For better visual acuity even at 4 months old.
Kasi at 4 months old, nakakaaninag na po ang baby. Pero pag mababa ang DHA tsaka EPA yan, kahit 6 months na, hindi ka pa ma-recognize. Pero at 4 months old, kapag healthy yung DHA at EPA, they can easily recognize objects, recognize faces. Next. Ayan, kapag lumalaki na yung bata at infancy, okay, better muscular coordination, mas maganda yung paggalaw ng bata, ability to recognize objects, backparagon. Ayan, by touch, progressive mental and motor development. Yan ang importante sa infancy. Yung mga muscle coordination, eye coordination, mas normal to advance kapag mataas ang DHA, EPA ng bata, which is nanggagaling sa mga nanay. So mga nanay, importante mag-collect those when you're pregnant and even after giving birth, still continue to take para yung nasa breast milk na DHA, EPA, maipasa sa mga bata. Let's proceed. Childhood. Okay, kung meron ka anak na 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old, ano nagagawa ng DHA sa bata? 4 years old and up. Okay? Improvements on dyslexia. Ano po yung dyslexia? It's a brain disorder na kahit turuan mo lang ABC magbasa at magsulat yung tao, hindi siya makapagbasa. Tinuro mo na A, B, B, C, C. Pag tinuro mo yung A, hindi na alam. Si Tom Cruise may dyslexia. Pag binigyan mo ng script yun, hindi niya mababasa. May nagdi-dictate sa kanya kung ano yung script. Tom Cruise na yan. Kung ano yung sasabihin. May mga ganong brain disorder. Kahit turuan mo ng turuan, ng A, B, C, D, mauulit niya. Pero pag pinabasa mo uli yung mga words, hindi niya ma-recognize. Hindi maalala ng brain. May ganong pong mga ganong sakit. So nakakatulong yan sa mga ganong sakit. ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sa Tagalog, attention deficit, kulang sa pansin. Hyperactivity, masyadong magalaw, papansin. Nakakita na kayo ng ganung bata? Yes. Di ba pag nagsalita, times 3, times 4 kagad? Di ba? Ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong. Hindi ba kontento ng ate pasalubong ko? Uulit-ulitin niya. Yan yung tipo ng bata pag sinabi mo, iho, dito ka lang ha, huwag ka magulo. Pag nilagay mong ganun, after mga 2 seconds, ulit na. Hindi mapakali. For so many decades, ang tawag ng tawag, alam mo, ang kulit. Akala nila kulit lang, pero ngayon may pangalan na. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. They found out yung mga batang ganyan, mababa sa DHA. So nakaka-improve. Usually nga, pagka may anak ang ganyan, kapag ipinasok mo sa school, hindi natututo. So medyo ang classification sa pagtuturo na ngayon, medyo sped na, kailangan special education na. So may one-on-one ang pagtuturo sa kanya para mas matuto. Anxious, masyadong mahihiyain, cognitive problem, ayaw mag-aral, ayaw matuto, restless, impulsive disorder, minsan parang pagod na pagod, wala namang ginagawa. Tapos masyado siyang magalaw, magaslang. So pag meron abnormal behavior, problems yung bata, nakakatulong ang DHA. So pwede rin painumin ng bata ng DHA. Next. Ayan. Pag medyo adulthood na. Di ba? Kaya nga merong mga nagpapakamatay na de-depress. Let's show them. Saan maganda ang colidus yan? Improvements on depression. Mood disorder. Minsan masaya, nasasakyan mo. Pero after 3 days, iyak-iyak, lulungkot-lungkot for whatever reason. May mga ganun. Kaya lalo na yung mga magbo-boyfriend, girlfriend lang dyan. Kagabi lang, kadate mo, bukas, away na kayo. Ano ba't kayo kagabi lang? Ang saya natin yan. Anong nakain mo ngayon? May mga ganun talaga. Okay? Anxiety, isip ng isip, madaling mapagod, nako-confuse. Why? Probably mababa ang DHA sa katawan. So mga lalaki, pag lulungkot-lungkot si girlfriend, bigyan mo ng colidus. Pag inaaway ka, sabihin mo, ma, huwag na tayo mag-away. Nga. Batuhan mo ng colidus. Hindi ako nagbibiro, nakakatawa lang tignan, pero it really helps. Ikaw mismo. Pag ikaw mismo lulungkot-lungkot ka, parang, ba't ganito? Nalulungkot ako. Dati naman hindi ako ganito. Maybe, mababa na yung DHA sa utak natin o sa blood flow natin. So, kinakailangan mag-supplement. Adulthood yan. Next.
eto na pag matanda na, when we age, pagka nagkakaedad, mas maganda na yung at mas marami yung functions ng DHA, EPA, o ng Colidus sa ating katawan. Like what? Let's show them, it enhances weight loss. Nakakatulong palang pampapayat ng DHA. Particularly, it can decrease yung belly fat, yung nasa tiyan. Kasi mas malaki yung belly fat, mga kalalakihan, mga kababaihan, mas malaki yung tiyan, mas mataas yung chance na atakihin. Okay? Kaya pag nakikita ka nung maliit yung dibdib, tapos malaki yung tiyan. Ano may mga ganun? Ba't kakaiba? Hindi proportion. Akala mo lalaking buntis, mataas yung chance na maatake yung ganun. Pero huwag mo na naman sabihin na porket payat ka, hindi ka atakihin, pwede ka rin maatake. Okay? What else? Aids in joint functions. So maganda rin pala ito sa mga rayuma at arthritis yung paglukong mo, naku, sakit. Okay, nakakatulong din ang DHA at saka EPA dyan. What else? Ayan, it can decrease the risk of stroke by up to 31%. Stroke, mabarahan yung ugat sa utak. Mamaya makikita niyo yan. What else? It can decrease by 45% yung risk ng sudden cardiac death o atake sa puso or myocardial infarction at natawag. Yung nabarahan, ugat naman sa puso. Okay? There was a study done. Kinumpara yung lifestyle ng mga Amerikano. Ano ba lifestyle ng Amerikano? Nag-yoyosi, umiinom ng alak. Ang lunch, ang breakfast, ang dinner, usually high-fat diet. Gano'ng ka-high-fat? Burger, french fries, di ba? Samantalang kinumpare naman yung buhay ng mga Hapon. Nanahapon, araw-araw ang pagkain, sushi, sashimi, tuna, mackerel, isda, everyday. So they found out yung mga Hapon sa Japan, pag tumanda, payat. Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, normal ang blood cholesterol. Hindi overweight. At bihirang magkaroon ng cancer. Samantalang ang mga Amerikano, pag tumanda, obese, overweight, mataas ang cholesterol, may mataas ang chance na atakihin sa puso, mataas ang chance na atakihin sa utak, mataas ang chance magkaroon ng cancer. So by diet alone, dahil mahilig sila sa isda, pag tumanda, yun na nga, lean, payat. Kasi nga nakaka-decrease ng belly fat. Okay? What else? Ayan, pagkain. Triple, quadruple burgers. Ang daming cheese. Di ba? Alam niyo ba sa US, may tinatawag, di ba dito sa Pilipinas, may small, medium, large. Sa US, may tinatawag na super size. Hindi large, super size. Hindi upsize, super size. May mga ganun sa US, super size fries, super-sized burger. So nakakatakot yung mga yan, mataas masyado sa cholesterol. Okay, what else? Smoking. Ang smoking, guys, ayaw. Ang smoking, nakakatigas ng linings, ng endothelial linings. If this is the blood vessel, merong inert. Okay, may inert capability ng blood vessels na mag-expand, lalumobo pag kinakailangan. Pero ang smoking, ang ginagawa niya guys, pinapatigas niya yung linings ng mga arteries, ng mga veins. So what will happen? We'll show you next. So try to quit smoking. Let's discuss stroke. Ano ba yung manifestation or manifestations of stroke? Gumawa ng acronym para at least makatulong kapag nakakita ka ng taong ganito. They call it FAST. Number one, face. Nagkakaroon ng facial deformity. Hindi pumapantay yung mukha. Nakakita na kayo ng ganon. Pag nagsalita, yung kabilang bahagi ng gumagalaw. Yung kabilang bahagi ng mukha, naiiwan. Okay? Arms. Hindi maigalaw. Parang ba't ganon? Hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Nahihirapan. Okay? Nawawala ng pakiramdam. Sensory. Nawawala ng panggalaw. Motor, sensory motor, nagkakaroon ng problema. Speech, slurred, nabubulol. Ay, ganun. Taling na ako sa ospital.
Kailangan tumawag ka na. Huwag mo na antayin lumalapat. Tumawag ka na ng doktor, tumawag ka na ng barangay, daling nyo na sa ospital para matulungan. Why? Kasi nagbabara na yung sa utak. Stroke sa utak yan. Nagbabara na yung sa utak. Ano ba itsura nun? Let's proceed. If this is the brain, guys, ang utak natin, as I mentioned earlier, 15 to 30% ng tissues niya, ano laman? DHA. Anong DHA? Sabi niya, asang nga? Galing. Docosa hexanoic acid. Isa ng dodokot. Guys, listen up. Our parts of our brain are different. There are different parts of the brain. Depende kung ano yung mababarahan o magkakaroon ng dugo, depende yan kung ano yung magiging resulta. Kunwari, eto, Broca's area, motor speech, dito ka nabarahan. Hindi kayo makapagsalita o bulol ka. Kakaibang klase yung pagkabulol mo. Kunwari, nabarahan naman dito, frontal association area. Pag nabarahan yan, hindi ka makarecognize ng kakilala mo. Mga misis, pag naatake si Mister, kamusta ka na? Sabi ni Mister, dito ka. Sabi mo lang ako, sa frontal area ka nabarahan. Hindi mo ako makilala. Tapos may lumapit na ibang babae, asawa ko. Yung ibang asawa na alaya. Okay, pagka naman dito yung nabara, language comprehension naman yung magkakaroon ng problema. Diba? Iba-iba, visual area, pwedeng bulag yung isang mata niya. Iba-iba, depende kung saan mababarahan. Guys, our brain is a very complex matter. Up to this point, marami pang hindi naiintindihan ng science sa ating utak. Okay? Next. By the way, sige, balik mo muna ron. Ang brain natin, may mga balots yan. Okay, maraming balots yan, yung covering or linings. But we usually call it meninges. May mga meninges. Meninges. Many, parang marami. Meninges. Meninges. Kaya pag nagka-infeksyon, yung lining sa utak, meningitis. So for now, meninges lang muna. Okay, ngayon tuturo ko kayo, anong klaseng bara sa utak pwede mangyari? Next. Ayan, iba-ibang klase, may tinatawag na epidural hematoma. Sabihin mo, epidural. Epidural. Ibig sabihin yung pagdudugo o yung pagsabog ng artery sa labas ng meninges. Ayan, nasa labas. Epidural. Wala sa loob ng utak. Nasa labas yung artery, papasok sa utak, pumutok, doon, ayan, yung blue yung meninges, yung blue. Doon sa labas yung hematoma. Kaya ang tawag, epidural hematoma. Nasa labas, epi. Okay? Pag naman nangyari yung pagsabog ng dugo, yung supply ng brain sa loob, ayan naman, subdural. Sa loob kasi. Pag nangyari naman, yung sa loob ng brain, sa loob ng brain yung nangyari yung pagsabog ng dugo na nagsusupply sa brain, intracerebral hematoma. Pag sa labas, epi. Sa loob, sa loob na loob, intracerebral hematoma. Eh bakit ganun? Ano man yung putok, nagkakaroon ng problema. Kasi nagkakaroon ng pressure. Isipin mo, ang normal, walang pula-pula. Walang space. Dahil nagkaroon ng pula, dumugo, yung part ng brain, napunta ron. Napipit-pit pa loob. So tumataas yung pressure. Kaya usually yung mga na-atake sa utak, may stroke, mataas ang blood pressure. Binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure, iba binibigyan ng pampaihi. Para pag umihi ng umihi, bababa yung pressure ng katawan, bababa yung pressure ng utak. Okay? So next. Ayan, so next muna. Kaya pag nakita kayo ng CT scan, yan yung normal. Eh nakita nyo sumabog, nagkaroon ng pagdudugo sa loob. Ah, ano yan? Intracerebral hematoma yan. Oh, so pag kami na may nagsabi, Will, kapit-bahay na stroke. Sige nga, patingin ng CT scan. Tingnan mo gano'n. Oh, sa gitna oh. May intracerebral hematoma. Para kami yung doktor.
Okay, yan ang itsura ng CT scan. Okay, ang normal, ganyan. Wala kang lesion na may, wala kang puti na makikita. Yung pagdudugo, usually puti yan. Ayan, ganyan. So ito, sa loob na loob. Hindi epidural sa labas, hindi subdural sa loob, hindi, eh, sa loob na loob siya. Intracerebral. So, i-back mo lang muna. Paano ba nangyayari yung ganyan mga pagsabog? Ayan, kasi nga may mga arteries na nagsusupply sa brain na pwedeng yun yung magbara. Ayan. So, kung yung nagbara dito, bago pa lang pumasok sa utak, yan yung epidural. Wala pa sa loob eh. Nasa labas pa lang. Okay, paano ba nagbabara? Let's proceed. Sige pa. Ayan, yan ang itsura ng bara na tinatawag or ng clot. They call it fibrin clot. Usually, ang RBC o red blood cells, yung mga yan, dapat spacious yan. May space na nagtatravel sa loob ng blood vessels. Hindi siya dapat magkakadikit o magkakasamang dikit-dikit. Pag yan nagdikit-dikit, yan yung clumping na tinatawag. Yan yung pwedeng bumara sa mga ugat na nagtatraffic o nagbabottleneck. So dapat magkakahiwalay siya, yan ang healthy magkakahiwalay. Ito yung itsura ng clot. Next. Eh usually, from our heart to our brain, may daluyan yan. Kumbaga sa highway, lahat ng dugo na nagmumula sa puso, pumupunta sa utak, pumupunta sa lungs, pumupunta sa liver, pumupunta sa organs, sa mga ibang systems ng ating mga organs, umiikot sa buong katawan. Ayan, nakikita nyo. From our heart, may mga ugat na pupunta sa utak, may mga ugat na pupunta sa iba't ibang parte ng katawan. So, anumang bara or fibrin clot, pwede umikot-ikot sa loob ng katawan kapag yan nagsimulang mag-clump. Okay? Pwedeng magbara dito sa loob. Pwedeng magbara bago pa lang pumasok sa loob. Pwedeng magbara naman sa utak. Iba-iba, pwedeng magbara sa legs. Kaya may napuputulan ng paa. Next. Ayan, usually pag nagbara sa daluyan ng puso, this is the heart. Para tumibok ang heart po muscle. Para tumibok yan, kinakailangan ng blood flow. Kasi sa blood flow, bukod sa dugo ang ibinibigay nyo, may nutrients, may oxygen. E paano kung ito yung ugat? Pag pinalaki ayan, nagkaroon ng atherosclerotic plaque. Meaning yung mga cholesterol na kinakain natin, nag-accumulate, tumigas, nag-traffic. Tapos doon bumara yung thrombus o yung clot. So pag nagbara yan, yung dugo, hindi na makakadali doon. So hindi titibok yung puso. Or tumibok man, abnormal yung tibok. Or titibok yung ibang ventricles, yung ibang atrium, pero yung particular na muscle area na yan, hindi titibok. So doon nagkakaroon ng problema. Kung sa puso. Kanina nakita natin kung sa utak, ito naman kung sa puso. Next. Ayan. Cholesterol plaque. Ibig sabihin pala, yung mga kinakain-kain ko mula nung ikay bata hanggang ngayon na nagkaedad ka na, na mataas sa cholesterol, most of it hindi natin nilalabas. Mahigit sa kalahati nun, natitira sa loob ng katawan. Akala mo yung taba na kinakain mo, ayan, buti sana kung nandyan lang. Eh nasa loob ng katawan, nasa linings, ayan, cholesterol plaque. Nasa loob nung ating daluyan ng dugo. Kung ito yung daluyan ng dugo, ayan yung mga cholesterol, nandyan sa loob. Na dirty kamatay, pwede magbara. That's very, very dangerous. Okay? So dapat ang daluyan ng dugo, yung malaking yan, butas yan. Pero yung butas, eto na lang. Next. Eto yung iba't ibang uri ng pagbabara. In short, iba't ibang uri ng traffic. Kung yan yung puso natin, eto, nakalagay, 99% blockage. Pwede pang 1% yung makadaan, pero usually pagka ganyan, binabypass na yan. Pwedeng 100% block. Eto, 30% block. Kunwari, ito yung puso mo. Ito yung mga arteries na nagsusupply. Barado to, tsaka ito. Kaya may nakakarinig ka ng triple. Ibig sabihin, tatlong artery ang meritoke. Kasi nga, hindi lang isa. Nung sinilip, naku po, tatlong artery yung kinakailangan i-reconstruct. Kaya triple bypass. Nasisilip yan. Okay? Sa mga angiography na tinatawag, makikita
kung apat na yung magbabara sa'yo, kaya quadruple bypass. Kasi nga, dahil sa maliliit na daloy na yan, yan yung pwedeng magbara. Iba-iba itsura, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganoon. Okay? Basta laging nagsisikip. Bakit nagsisikip? Dahil sa diet. Mataas na pagkain ng makakolesterol, tapos hindi naman nagdi-DHA. Kasi ang DHA nakakatulong dito, mamaya malalaman nyo paano. Next. Ano ba itsura ng atake? Ayan, nawawala ng buhok. Birula. Usually ang atake, kanina may buhok yun eh. Ang atake is manifested by deep chest pain. Parang may nakadagan, pero wala namang nakadagan. Kaya misis, pag sinabi ni Mr. Ma, parang may nakadagan, eh hindi ka naman nakadagan. Dali mo na sa ospital. Di ba may ganong feeling? Di ba? Kahit naglalakad na parang may nakadagang simento. Di ba? Nahihirapang huminga. Yung hindi normal yung pakiramdam niya, chest pain. Okay? Next. Ayan. Ang colitus or ang DHA nakaka-reduce ng clumping ng platelet. Ang platelet is part of the red part ng dugo natin yan. Kasama ng mga red blood cells yan na dumadali pa ikot-ikot sa buong katawan. So, naiiwasan niya magdikit-dikit. Ang colitus nakaka-reduce din ng platelet and vessel wall interaction. Bakit? Pinadudulas niya yung daloy. Okay? Pinadudulas yung daloy. Kahit may konting para, dumadaan lang. Lumalabnaw ng konti yung dugo natin para huwag magdikit-dikit doon sa mga traffic areas. Next. Improvement, ayan, on the elasticity of endothelial linings. Minsan, guys, reaction ng katawan natin, pag ito, malapit na magbara, traffic, ang ginagawa niyan, ang ginagawa ng katawan natin, para huwag magbara dyan, pinapalobo yan. Lala naman. So lumulobong ganyan yan, para na-compensate yung pagbabara. Para mangyari, lulobo ka ganun, pwede pa rin daluyan ng dugo. Mekanisim ng katawan yan na nag-a-adapt. Pero dahil sa paninigarilyo, tumitigas yan. Pag mababa ang DHA sa katawan, hindi siya nagre-react. Magbabara na, pababayaan niya lang. Okay, the good thing with the DHA, elasticity na endothelialized, mas nagkakaroon ng ganyang mechanism. Next. Reduction in inflammatory response. Pagka nagkaroon kasi ng bara, dumidikit yung mga platelets dyan, nagkakaroon ng inflammatory reaction. The good thing with DHA, nire-reduce niya yung inflammatory response para wag tuloy-tuloy magbara. What else? Decrease blood pressure. Okay? Pinapababa niya yung blood pressure para bumaba rin yung risk na magbara. What else? Decrease the blood lipid or triglyceride, yung blood cholesterol, pinapababa niya rin. Particularly the bad cholesterol. Increase improvement in cerebral arterial activity. Yung blood flow sa utak, mas gumaganda. Nakakaiwas sa atake sa utak. Decrease blood viscosity. Yan, pinapalabnaw yung dugo. Yung lapot, pinapababa niya. So, lumalabnaw ng konti. Next, decrease resting heart rate. Pinapabagal yung pagtibok ng puso para huwag magkaroon ng atake, whatever. Next. Usually, kapag nagbara, yan yung itsura. May pagbabara malapit sa paa, nabubulok, nagagangrene. Okay, yung buong paa, isang daliri lang sa paa, pwedeng yung sugat matagal gumaling. Bakit? Barado kasi yung blood flow ron. Kaya walang pakiramdam yung kamay, walang pakiramdam yung paa. Actual picture would be looking like this. Akala mo nasunog. Yung pala, barado lang. Usually nangyayari yan, lalo na pag may diabetes. May diabetes na, mataas pa cholesterol, high blood pa. Nagbara pa. Okay? Akala mo nasunog, pero wala lang blood supply yan. Next, nagagangrene. Ayan, ang recommendation ng American Heart Association is kumain ka ng isang buong tuna or salmon kasing size ng dalawang kamay mo. Sure, ito yung kamay mo. O, dalawang ganyan. Ganyan kalaking isda na salmon or tuna every day. Ang lansa mo na nun. Or you can take, well, 900 milligrams of DHA EPA per day, or you can take dalawang colidus every day. Maganda sa joints, maganda sa brain, maganda sa mata, maganda sa heart, maganda sa blood flow,
maganda sa depression, sa disorder, sa mood disorder, nakakaiwas sa mga sakit. Next. Hey guys, are you learning? Yes! So pag si Mrs. lulungkot-lungkot, bigyan niyo ng Holy Dose. Okay, pag may mga may high blood, bigyan ng Holy Dose. Yung mahilig magkakain ng maaalat, bigyan ng Holy Dose. Yung mga bata na makukulit, bigyan ng Holy Dose. Mga gustong pumayat, yung entry Holy Dose. So maraming pwedeng pag-alokan. Restore Life, guys. Restore Life, our longevity formula. It's actually one of our newest product. Tireturn on niya yung circuit. Bossing, pakimura na muna. This is a very, very breakthrough product. The active ingredient, guys, isa sa mga active ingredient ng Restore Life is called resveratrol. Okay, ang resveratrol is the active ingredient in red wine. Red wine. And they found out, these are very, very historical. They found out yung mga tao sa Europe, kung saan malamig, kung saan ang alak ay normal. Diba? Tanghalian pa lang, nagre-red wine niya. Merienda, red wine. Dinner, red wine. Before going to sleep, red wine. Bakit? Malamig. Yung alak, nagpapainit ng katawan. They found out yung mga tao sa Europe, red wine ng red wine, pag tumanda, lean. Hindi mataba. Lean. Good. Okay, what else? Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, mahaba yung buhay. By what? Mahaba yung buhay by 35% as compared to the people in US. Ang mga tao sa US, yun na nga, diet. Burger, french fries, colas, beers. Nawala namang resveratrol. So pag tumanda yung mga Amerikano, obese, overweight, mataas ang kolesterol, may cancer, may diabetes, may high blood. Samantala ang mga European, mas mahaba ang buhay ng 35%. Wala silang makitang pagkakaiba in diet, kundi red wine. Kasi ang mga European, mataas din sa kolesterol ang diet, steak. Diba? Mga steak, T-bone, sirloin, diba? Cheese. Mataas ang kolesterol yung mga yan. So they both have high cholesterol diet, Americans and Europeans. Pero ang Europeans, pag tumanda, payat. Ang Amerikano, pag tumanda, obese. So wala silang makitang difference other than red wine. And when they found out ang active ingredient ng red wine, resveratrol, true enough when they tested sa mga organisms. Okay, ibang-ibang living organisms, pare-pareho humaba buhay by 30 to 60%. So naglabasa ng mga supplements based on this particular ingredient called resveratrol. Now, this particular doctor named Dr. David Sinclair, he is a Harvard researcher. Pag sinabi Harvard, sikat o hindi sikat? Sikat! Sikat. So for so many years, for the past 10 to 20 years of his life, he dedicated to resveratrol. Okay? Recently, 2006, guys, 2006, binili ng isang pharmaceutical company, yung company ni Dr. David Sinclair. Glaxo. Are you familiar with it? Yes. Ang buong pangalan niya, GlaxoSmithKline-Beecham. At yung company na nag-merge together, pharmaceutical, binili yung company ni Dr. David Sinclair ng $800 million. Why? They are launching a drug. Drugs na. Hindi na po supplement. They're launching a drug based on resveratrol na ni-research niya. So usually kapag drugs, matagal bago i-launch yan. Kasi may mga clinical studies, may testing pa, gano'ng karaming milligrams, blah blah blah, ang tagal. So bago nila i-launch yun, tayo nag-launch na supplement-based lang. Pwedeng mainom. Okay? Pwedeng gawin na supplement, inumin on a daily basis. Why? Ano ba ginagawa ng... By the way, ang ingredients natin, ang main component ng or source ng ating resveratrol, Japanese knotweed. Okay? It's an herb from Japan and from Asian countries, knotweed. Ang tawag doon. Premium red wine extract, grape seed extract, concentrated red wine powder. You might be seeing, Doc, may red wine powder. Tapos may premium red wine extract. And then may red wine component yan. Yes.
pero certified na walang alcohol. Kaya meron tayong halal certification for this. Kaya baka sabihin nyo, naku, baka malasin ako pag ininom ko yan. No. Wala siyang alcohol content kasi yung kinuha, ang in-extract lang, yung active ingredient, which is the red, which is resveratrol. Next. Ano-ano ba basically nagagawa ng Restore Life sa ating katawan? When you talk about heart disease, it can reduce inflammation, prevent oxidation,